sa mga kamanimalment, narito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Ang nakikita nyo sa araw na to ay walang iba kundi pamintang buo, 21 pieces at tubig na pinagsama. Ang pagsasama ng pamintang buo at tubig ay masasabi natin kaswertihan sa lahat ng aspeto. Napakalakas din tong magtanggal ng kamalasan tulad na lamang ng nasa tahanan mo. Nararamdaman mo ba ang bigat? Ibig sabihin, sobra na ang kamalasan sa bahay mo. Marami bang nagkakasakit? Marami bang madalas na pagkaubos ng pera? Madalas na pag-aaway yung mag-asawa? Yan ay mga sintomas na ang tahanan mo ay puno na ng negatibong enerhiya. Kaya't nakakaakit na to ng negatibong resulta. Ayaw naman natin magpatuloy sa tahanan mo ang mga negatibong resulta na yan. Gusto natin mabago ang daloy ng iyong buhay. Gusto natin maging magaang ang pasok ng kaperahan. Gusto rin natin na hindi ka mahirapan pagdating sa problemang pinansyal. Malakas itong makahigop ng kamalasan. Isa kasi na dapat natin ginagawa ay tanggalin ang lahat ng uri ng kamalasan sa tahanan natin. Pag hindi mo kasi natanggal ang lahat ng uri ng kamalasan na yan, kauri ng mahihirapan. Ikaw din ang magsasuffer bandang huli. At ayaw ko namang nagsasuffer kayo at nahihirapan sa buhay mo. Alam mo kasi kapag ang tahanan mo ay puno na ng negatibong enerhiya, maa-absorb yan ng mga taong nakatira dito. Kaya't napapansin mo ba na ang mga tao sa bahay mo ay mainitin ng ulo? Lalo na yung mga anak mo palaging lumalaban at hindi sumusunod sa iyo. Ang asawa mo naman ay hindi ka na nire-respeto. Ibig sabihin, ang tahanan mo ay punong-puno na ng negatibong enerhiya. Kailangan mo ng wakasan yan. Kailangan mo ng tanggalin yan. At makakatulong sa akin ang buong paminta na yan. Kapag ginamit mo kasi ang paminta, meron itong bagay na magsisip-sip ng lahat ng uri ng nagpapahirap sa iyo para hindi mo na danasin ang kahirapan. Para naman sa ganun, magkaroon ka ng isang masayang pamilya na matagal mo nang minimithi at inaasam. Isa rin sa kamalasan na pwedeng tanggalin ito ay mga taong nasa kapaligiran mo na maaring gumawa sa iyo ng masama. Meron ka bang mga tsismosang kapitbahay? Meron ka bang mga kapitbahay na walang ginawa kundi pag-usapan ang buhay na may buhay? Alam mo, ang ganyang mga klase ng tao ay walang patutunguhan. Wala rin mangyayari sa buhay nila kaya huwag mo na lang silang turaran. Pero para hindi ka nila mabusit at para hindi nila masira ang araw mo, ang mga kapitbahay na yan ay pwede mo ring tanggalin sa sistema mo. Alisin din natin ang mga negatibong katulad nila sa tahanan mo at sa kapaligiran mo. Kaya't ang pagbawal o paggamit natin sa mga pamintang buo na yan ay makakatulong para ang mga chismosa at mga masasamang tao sa kapaligiran natin ay maalis at mawala rin sa buhay natin. Mas mainam kasi kung nabubuhay tayo ng tahimik at matiwasay. Walang katumbas ang peaceful na pamumuhay. Kaya't kung ikaw ay nabubuhay sa isang kapaligiran na magulo, hindi maaliwalas, pag-aaway, pagsusumbatan, pagsisigawan, nakaka-stress po yan. Nakakapagdulot din ng sakit katulad ng anxiety at depression. At hindi po maganda kapag ina-absorb mo ang lahat ng yan. Sa tulong ng pamintang buo, ang lahat ng yan ay kaya nating tanggalin sa kapaligiran mo. Lalo pa nga't bumibisa at lumalakas ang kapangyarihan ng mga tsismosa na yan. Kaya alisin, higupin, tanggalin at alisin natin sa sistema ang mga nadudulot nilang kasamaan sa buhay natin. Basta't ang payo ko lang sa iyo, huwag kang sasama sa kanila dahil wala silang patutunguhan. Ibahin mo ang landas na tatahakin mo. Ang gawin mo, tanggalin mo sila sa sistema mo para mabuhay ka ng masaya at magkaroon ka ng matiwasay na buhay at peaceful. Huwag mong gayahin ang mga tsismosa sa kapaligiran mo na nagdudulot lang ng kasamaan. Ang gawin natin ay tanggalin natin gamit lamang ang tubig at pamintang buo. Kaya't simulan na natin. Buong paminta lang ang gagamitin natin at gagawin natin to sa Friday, November 26. Buong paminta at tubig lamang ay pagsasamahin. Simulan na natin ha.
Bakit 21? Ang numero na 21 ay maswerte po yan. Kaya nga 21 butil ng bigas sa pitaka at ngayon naman 21 butil o 21 piraso ng yung pamintang buo. O, ilagay na natin ha. Bakit natin pagsasamahin sa tubig yung pamintang buo at ang tubig? Para saan ba to? So, kung kayo ay namumblema sa bigat ng mga dalahin nyo sa buhay, sa mga problemang tinatamasa nyo, sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay, eto na ang sagot. So, etong 21 piraso ng pamintang buo at tubig ay ilalagay mo lamang po ito sa iyong pintuan. Sa Friday po ah, Friday. So, sa pagkakataon na nasa pintuan mo to, ang tubig kasi ang katumbas niya ng pera eh. Pera po talaga. At ang buong ng paminta na yan, yung buong paminta naman, sisip-sip po yan ng kamalasan. Tatanggalin po lahat ng kamalasan ha. So, magkakapera ka, matatanggal pa ang kamalasan. Maganda po to talaga na ilagay sa pintuan. Dahil sa pintuan, pumapasok yung mga kamalasan. Sa pintuan din, nagsisimula yung blessing. So, sa pintuan mo ilalagay para masip-sip ang kamalasan at hindi na tumakas kapasok sa loob ng tahanan at ang makakapasok lang ay kaperahan. Dahil aakitin naman ng tubig, tubig nga ay pera o water element. So, Friday, ilalagay. Kahit anong oras, pwede sa umaga, kung may time ka sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Lalagay mo lang po sa pintuan. Pagkatapos, ano pong gagawin natin? After po, kinabukasan po, makikita nyo po yung tubig na yan ay nangingitim na. Okay? Mangingitim po siya kapag sobrang daming negative energy na nasipsip. Ibig sabihin, pag napansin mo kinabukasan na nangitim na yung tubig na yan, ibig sabihin, napakarami po yung nasagap na negative energy sa loob ng tahanan mo. Pero kung wala namang pag-itim na naganap, ibig sabihin, safe ka kasi yung tahanan mo ay hindi masyadong napasukan ng negative energy. Pero kung ramdam mo yung bigat, yung talagang pagpasok mo pa lang sa tahanan, parang tamad na tamad ka ng kumilos, ang bigat-bigat na ng katawan mo, ibig sabihin, napakaraming negative energy ang nasagap nito. Pero sabi ko nga sa'yo, kapag nilagay mo to, lahat yan ay sisipsipin, kaya ang tubig ay mangingitim. Pagkatapos niyang masipsip, ang lahat ng negative energy ay maaari mo nang itapon. Kinabukasan na, di ba Friday mo to ginawa, kinasabado ng umaga ay makikita mong nangitim, itapon mo na agad yan o ibuhos mo sa harapang pintuan para hindi na manubalik ang kamalasan sa loob ng tahanan at manatiling safe ang tahanan mo sa lahat ng uri ng kamalasan. Gawin to ng Friday, November 26. Thank you very much mga kamani magnet.